Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Isama din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang special na intensyon para sa safe flight ni Mark Niño Ragasa. At isama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang maayos, tapat, at mapayapang halalan na magaganap bukas. Alalahanin din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lagi ng mong
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa ito. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga osisero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balaban, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong batong hindi matitinag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko, ang sa akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Panginoon ay buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piling ng hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid,
Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na buot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa 30th linggo sa karaniwang panahon. At sa ating Ebanghelyo ay nilinaw ni Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. Kung tatanungin tayo ng Panginoon, mahal mo ba ako? Ano kaya ang sagot natin? Siguro, oo. Madali natin sabihin, oo, Panginoon, mahal kita. Kaya nga nandito tayo, di ba? Dahil mahal natin ang Diyos. Naglalaan tayo ng Panginoon, ng oras para sa Panginoon. Ngunit may tanong pa sa atin ng Panginoon. If you love me, do you trust me? If you love me, are you faithful to me? If you love me, are you willing to give your life, your whole self to me? Kasi ganito naman talaga ang nagmamahal. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal kita, pero wala akong tiwala sa iyo. Mahal kita, pero hindi ko kayang maging tapat sa iyo. Mahal kita, pero wala akong kayang ibigay sa iyo at wala akong panahon para sa iyo. Dahil ang nagmamahal, nagtitiwala, tapat, at handang ibigay ang lahat para sa kanyang minamahal. At yan ang kwento ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Tinuruan niya tayo kung paano ang magmahal. Inialay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Ang Panginoon ay patuloy na nagiging tapat sa kanyang pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan. At siya'y patuloy na umaasa at nagtitiwala sa ating kakayahang magbago, maglingkod at magmahal. Kaya sana magtiwala, maging tapat at mahalin natin ang Panginoon ng buong buo. At masabi natin, Lord, kahit mahirap ang buhay, mahal pa rin kita. Lord, kahit may mga pagsubok sa buhay, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Lord, kahit meron akong karamdaman at kahit meron akong pinagdadaanan, mananatili pa rin ako sa iyo. Dahil sa iyo ako humuhugot ng lakas. At ito po yung tugon natin kanina sa ating salmong tugunan. Sabi natin doon, poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Sa pagkatunay nga naman, ang Diyos ang ating lakas. At dahil mahal tayo ng Diyos, at dahil mahal natin ang Panginoon, ang pagmamahal na ito ang magdadala sa atin para mahalin natin ang ating kapwa. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ang tunay at wagas na pag-ibig ay yung sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Dahil ang Diyos, kapag nagmahal, walang pinipili, walang isinasantabi. At tinatanong din tayo ng Panginoon, mahal mo ba ang iyong pamilya? Mahal mo ba ang iyong asawa? Mahal mo ba ang iyong mga anak? Mahal mo ba ang iyong mga magulang? Sabi ni San Agustin, ang pag-ibig ay hindi maituturing na tunay na pag-ibig kung hindi ito na ibabahagi. At sinabi rin ni St. Bernard, kaya mong magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi mo mapipigilang magbigay kung talagang nagmamahal ka. Sapagkat ang pagiging makasarili ay walang puwang sa isang taong
nagmamahal. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging buhay na halimbawa ng Kanyang pagmamahal. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. At hayaan niyo pong tapusin ko ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang kwento tungkol kay Santa Teresa ng Calcutta. Nung siya'y nabubuhay pa, merong nagtanong sa kanya, sabi sa kanya sa isang interview, "Mother, paano po ninyo nagagawang paliguan ang mga may sakit? Paano ninyo nagagawang linisan ang mga sugat ng mga may ketong? Paano ninyo nagagawang pakainin ang mga pulubi?" Ngumiti si Santa Teresa at sabi niya, "Ito ay ginagawa ko para kay Jesus. At sa kanila ko nakikita si Jesus. Ang Jesus na nasa akin ang nakakakita sa Jesus na nasa kanila." Mga minamahal ko, mga kapatid, makita nawa natin sa ating kapwa ang Diyos. At lagi nating tatandaan ang habilin sa atin ng ating Panginoong Jesus, ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagmamahal sa amin. Nawa ang pagmamahal mong ito ay maibahagi din namin sa aming kapwa. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya, ating hingin ang Kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga may sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa sa panahong ito ng pandemya sa pamamagitan ng Kanyang walang maliw na pag-ibig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo at ng lahat ng kaparian ay maging daluyan ng mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikatura at lehislatura, ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin.
upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng pit-itan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at sa lahat ng mga pi-itan sa ating bansa, ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kami na tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayun din naman, patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa aming kapwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungahin mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaigat, ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat
at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, matanili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. What do you to your brethren? You
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikalima, isang panawagan din sa ating mga kapiyo. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyuko ang mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.